novel coronavirus has killed more than 2,800 people worldwide. In Europe, Italy and Spain have reported their biggest yet daily increases of COVID-19 cases. Philippines has declared a national public health emergency. Sa kalagitnaan ng banta ng COVID-19, isa sa pinakamabisang panangga ay ang pagkakaroon ng tamang impormasyon para maprotektahan nating mabuti ang ating mga sarili, pamilya, komunidad at buong bansa. Ang COVID-19 na unang nakilala sa pangalang 2019 Novel Coronavirus ay isang nakakahawang sakit na dulot ng bagong coronavirus na unang natukoy noong Disyembre 2019. Karamihan ng mga pasyente ay gumagaling mula sa sakit na ito. Pero isa sa bawat anim na taong may COVID-19 ay maaaring maging malala ang kondisyon. Kalimitan, ang mga sintomas ng COVID-19 ay banayad at unti-unting nagpapamalas. Ang pangkaraniwan ng mga sintomas ay lagnat, pagkapagod, at dry cough o ubo. May ilang mga pasyente na nakakaranas din ng sakit ng katawan, baradong ilong, sipon, sore throat at pagtatae. Mayroon ding mga pasyente na maaaring nahawaan ng COVID-19 pero wala kahit anong sintomas na ipinapamalas. Kahit sino ay maaaring mahawaan ng virus na ito. Ngunit ang mga matatanda, pati na rin ang mga taong may karamdaman tulad ng alta presyon, sakit sa puso, problema sa baga at diabetes ay mas nanganganib na makaranas ng seryosong sakit. Ang panahon ng inkubasyon ng COVID-19 ay tinatayang nasa isang araw hanggang 14 na araw. Pero sa karamihan, ito'y mga 5 araw. Ang COVID-19 ay maaaring kumalat sa pamamagitan ng kontak sa isang taong may sakit. Kung ito ay umubo o bumahing, ang maliliit na patak o droplets na galing sa kanyang ilong o bibig ay maaaring mapunta sa kanyang mga katabing tao. Ang mga droplets na ito ay maaari ding pumatak sa mga bagay sa kanyang paligid. Kapag ito'y nahawakan ng ibang tao at pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang mata, ilong o bibig, maaaring lumipat ang virus na ito sa kanya. Palaging hugasan ng mabuti ang mga kamay. Gamit ang sabon at tubig o linisin ang mga kamay gamit ang alcohol-based rub. Iwasan ang paghawak o paghipo sa mata, ilong at bibig. Sundin ang tuntuning social distancing. Siguraduhin may agwat na hindi kukulang sa 1 metro sa gitna mo at ng isang taong umuubo o bumabahing. Takpan ang iyong ilong at bibig gamit ang tissue o siko kapag umuubo o bumabahing. Itapon agad sa wastong basurahan ang ginamit na tissue. Manatili sa bahay kapag masama ang pakiramdam. Kung ikaw ay nilalagnat, umuubo at nahihirapang huminga, magpatingin agad sa doktor. Magsuot lang ng mask kung ikaw ay nagpapamalas ng sintomas ng COVID-19 o kung ikaw ay nag-aalaga ng isang taong may sakit na ito. Iwasan ang pagpunta o paglakbay sa mga lugar na may nakaulat na pagkalat ng COVID-19. Kung ikaw ay nanggaling sa isang lugar o bansang may nakatalang pagkalat ng COVID-19, gawin ang self-isolation o pagbubukod ng sarili. Manatili sa bahay, lalo na kung ikaw ay mayroong mild symptoms ng COVID-19. Ginagawa ng ating mga doktor ang lahat para labanan ang COVID-19. Bilang mga mamamayan, gawin din natin ang ating tungkulin. Sundin natin ang mga direktibo ng pamahalaan tulad ng pananatili sa loob ng bahay habang ipinapatupad ang Enhanced Community Quarantine. Lagi nating alamin ang wasto at pinakahuling impormasyon mula sa mga kinauukulan. Ikalat ang tamang kaalaman
hindi ang virus.